Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko po simulang basahin ang kwentong handog sa atin ni Sir Carl, ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako po si Shyla Hart, guest narrator ni Sir Carl. Inaanyayahan ko rin po kayong dumalaw sa aking channel. Ang pangalan ay Auntie Ngera. Marami din po ako doong kwentong handog para sa inyo. Natiyak kong magugustuhan at sana po ay makapag-subscribe na rin po kayo doon at mag-iwan ng bakas kahit isang simpleng hi o present. Man lang, labis ko na po iyong ipagpapasalamat. Simulan na po natin ang kwento. Hi Sir Carl, ako nga pala si Angela, 27 taong gulang, may dalawang anak at taga Sambuanga. Ang kwentong aking ibabahagi ay naganap nung panahon ng aking kabataan. Siguro, mga nasa 8 or 9 taong gulang pa lamang ako noon. Nakatira po kami sa liblib na bahagi ng lugar. Malubak at hindi pa sementado ang daan. Bukid pa rin kasi iyon. Gaya ng mga pangkaraniwang naninirahan sa liblib na bahagi, ay wala rin kaming malapit na kapitbahay. Meron naman po sana kaming bahay sa baryo o iyong kabayanan na matao at maraming kapitbahay, pero mas pinili ng mga magulang ko na doon sa bukid tumira. Bale, ang isang kuya kong meron ng pamilya ang nakatira doon. Laking tuwa na lang nga namin ng kapatid kong sumunod sa akin kapag pinapababa kami sa baryo doon kila kuya para maghatid ng gulay na ipapabenta. Kung maaari nga lang ay ayaw na naming bumalik pa sa bukid dahil gustong gusto namin ng kapatid ko na pagmasdan ang mga taong tumadaan sa kalsada. Animo'y isang magandang tanawin na iyon para sa amin. Kasi kapag medyo hapon na, ay pinapauwi na rin kami ni kuya sa bukid. Dahil iyon ang bilin ni mama. Kaya kapag malakas ang ulan, ay natutuwa kami dahil hindi kami papauwin sa bukid. Maliban sa madulas, meron din kasing madadaan ang mababaw na ilog na kapag umuulan ay talagang lumalalim. Kaya kapag ganun, ay doon na kami pinapatulog ni kuya sa bahay nila. Ewan ko ba sa mga magulang namin kung bakit gustong gusto nilang tumira doon sa bukid. Noong tinanong ko naman sila kung bakit hindi na lang kami sa kanayunan tumira, ang sabi naman ay ano daw ang kakainin namin kung hindi sila magtatanim sa bukid. Sabi ko naman na pwede pa rin namang magtanim sa bukid, tapos uuwi na lang sa nayon kinahaponan. Sa mga panahong iyon, Sir Carl, ay sobrang hirap ng buhay namin. At literal na gulay araw-araw ang ulam namin na nilalagyan lang namin ng asin. Maswerte na kung makapag-ulam kami ng daing ng isang beses sa isang buwan. Dahil nasa bukid nga kami nakatira, kaya madalas kaming pinalalahanan ni Mama na bago pa tuluyang dumilim ay dapat nasa loob na kami ng bahay. Marami din kasing bumabalot na kababalaghan sa lugar na iyon. Isang araw noon, bandang tanghali, nasa labas kami ng kapatid ko naglalaro. E dahil sa makukulit nga at mga bata pa, kaya hindi maiwasan ang pag-iingay at sigawan. Kinagabihan noon ay inapoy na ako ng lagnat. Kinabukasan ay hindi na ako makabangon dahil sobrang sakit ng tagiliran ko. Kung ano-anong gamot na ang ipinainom sa akin, pati ng mga herbal, pero wala pa rin talagang nangyayari. Hanggang sa naging halos butot balat na ako sa sobrang kapayatan. Kaya naman, pinuntahan na ni Papa ang isang manggagamot. Noong masuri ng manggagamot, ay sinabing pinaparusahan daw ako ng isang engkanto. Dahil sa pag-iingay ko ng tanghali, sinaksak daw ako sa tagiliran ng isang kawayan at iniwan na iyon doon. Kaya hindi gumagaling at unti-unting nagpapahina sa akin. Matapos nga ng mahabang ritual ng gamutan na ginawa ng albularyo, ay parang meron siyang hinugot sa tagiliran ko. Wala pang sugat ha. Basta iyong pakiramdam na may hinuhugot na masakit mo na sa loob mo. Tapos,
Biglang lumitaw sa kamay ng albularyo ang isang putol na manipis na kawayan. Iyon daw ang itinusok sa akin. Ibinigay iyon ng albularyo kay mama at sinabing itago. At kung meron mang magkakasakit ay pumutol ng kapiraso noon at ilagay sa baga tapos ipausok sa taong may sakit. Kaso nga lang, naiwala din iyon ni mama. Ang sabi niya, binalot niya raw iyon ng tela at nilagay sa gilid ng damitan. Pero bigla na lang daw nawala. Napagbintangan pa nga kami na baka pinaglaroan daw namin. Isang gabi, kami nila mama at isa kong kapatid ang naiwan sa bahay. Araw kasi iyon ng Linggo kaya nasa bayan si Papa para magsabong. Pagkatapos kumain ay umakyat na kami agad sa itaas para magpahinga. Hindi na namin hinintay sina Papa. Pasado alas 8 ng gabi pero wala pa rin si Papa at mga kapatid ko. Kasalukuyan kaming nakahiga nang biglang humangin ng malakas kasabay ng pamilyar na boses. Boses iyon ng isa kong ate na nagtatrabaho sa Marawi noon. Humahagik-hik na animoy kinikiliti. Kinilabutan ako. Pakiramdam ko nawalan ako ng lakas. Ang ate ko ay napaihi na sa kanyang salawal dahil sa takot. Tahimik lang siya at nagsusumiksik siya sa tagiliran ni mama. Hindi ko alam pero dumungaw pa ako sa maliit naming bintana. Pinigilan pa ako ni mama pero hindi talaga ako nagpapigil. Hinanap ko ang pinagmulan ng tawang iyon. Ngunit wala namang tao. Mga huni lang ng kuliglig ang naririnig ko. Bigla akong kinilabutan ng mapagtantong wala naman talagang tao sa labas at imposibleng si ate iyon. Maya-maya pa ay meron na kaming naririnig na kakaibang huni ng ibon. Nagkatinginan kaming tatlo. Tapos sumenyas si mama na huwag daw maingay. Tumayo siya at kinuha ang nakasabit na itak sa dingding. Si ate ko naman ay hindi malaman kung tatayo ba o uupo. Nang makita siya ni mama, ay pinaupo siya at binulungan na huwag ngang maingay at huwag tatayo. Sinabi rin ni mama na magdasal na lang daw kami na sana walang mangyaring masama sa amin. Kaya kahit nanginginig sa takot, ay pumikit na lang ako at nagdasal ng mataimtim. Pagkalapit ni mama sa amin, ay nagsiupo na kaming tatlo habang tahimik lang na nakikiramdam sa paligid. Siguro halos magkalahating oras din ang tunog ng kakaibang ibon na paikot-ikot sa bahay namin. Ang sabi ni mama na isa raw iyong aswang. Naibsan lang ang aming takot noong mawala ang tunog at pagkalipas pa nga ng isang oras, siguro mahigit ay dumating na sila papa at may dalang manok. Nanalo daw siya sa sabong kaya agad na sinimulan ang pagluluto kahit paggabi na at tapos na rin kaming maghapunan. Noong ikinekwento namin kina papa ang nangyari tungkol sa narinig naming tawa ng isang ate ko sa labas at iyong aswang na nagpapaikot-ikot sa bahay ay tinawanan lang kami. Bakit hindi pa daw kami masanay eh alam naman naming nasa bukid kami nakatira. Matapos makapagluto noong manok ay nagsikain kami ulit dahil masarap ang ulam. Saktong patapos na kami sa pagkain nang bigla na naman kaming nakarinig ng pagtawa. Natahimik kaming lahat at nagkatinginan. Walang gustong magsalita sa amin. Ang dalawa kong kapatid na lalaki na napakayabang ay tila na paurong ang dila. Kanina, ang yayabang pero ngayon biglang umurong ang buntot dahil sa takot. Ang boses na aming narinig ay kaboses naman ni Papa. Sa oras na iyon ay nanginginig na naman ako sa takot. Dali-daling kinuha ni Papa ang itak. Tapos nagsalita ng pasigaw si Papa. Patahimikin niyo na kami. Hindi namin kayo ginagambala. Sigaw ni Papa. Ilang saglit lang
ay biglang humangin ng malakas, tapos muli nang bumalik sa pagiging tahimik ang paligid. Nabawasan na rin ang aming takot dahil hindi na namin nararamdaman ang kung anumang nilalang na nasa labas. Inaasar ko pa nga noon ang dalawa kong kapatid na lalaki na tahimik pa rin. Sabi ko, nasaan ang tapang at yabang nila? Kung matapang sila, sige nga, subukang lumabas ng pinto. Pero tila natahe ang mga bibig noon at hindi sumasagot. Kinabukasan, maaga pa lang, ay nagtungo na kami sa taniman ng gulay. Nagtatanim kami ng mga gulay, saging at iba't ibang klase ng mga prutas. Sa murang edad, ay natuto na kaming magbanat ng buto. Araw-araw kaming nagtatrabaho sa bukid upang may makain. Pero kahit halos wala nang ang araw ng pahinga, ay may mga araw pa rin na isang beses lang kami kumakain at sa tanghalian lang iyon. Itinutulog na lang namin sa gabi ang gutom. Hanggang isang hapon ay muling sinubok ang katatagan ni Papa. Alas 5 ng hapon noon nang makakita si Papa ng isang pusang itim sa labas ng bahay namin. Kasalukuyan siyang nakaupo sa dulo ng hagdan habang si Mama naman ay abala sa pagluluto ng hapunan. Wala kaming pusa kaya nagtaka si Papa kung bakit may pusa lalo pat bigla rin itong nawala sa paningin niya. Dali-dali niyang isinara ang pinto. Anya, bigla siyang kinilabutan nang makita ang pusang iyon. Nasa eskwela pa kami ng mga oras na iyon. Dahil malayo ang eskwelahan, kaya madilim na bago kami makarating sa bahay. Saan na naman kaya galing ang maligno na iyon? Turan pa ni Papa kay Mama. Hindi naman siya sinagot ni Mama. Dahil siya man ay wala ring idea kung bakit nagkaroon ng pusa at bigla na lamang naglaho na parang bula. Kaagad sinabi sa amin ni na Papa ang nangyari. Nanindig ang balahibo ko sa batok nang isalaysay iyon ni Mama sa amin. Magmula na rin yun ay takot na kaming magpagabi sa daan. Ni umihinga kong gabi ay kailangan pa namin gisingin si Mama. Kung minsan ay nakakarinig kami ng sumisitsit sa amin kahit tanghaling tapat. Isang hapon noon nang maisipan naming mamingwit sa sapa. Dahil maganda ang panahon ay sumama ako sa kapatid kong babae. Ang papa ko naman ay nasa bukid pa, nanguha ng mga gulay para sa hapunan namin. Ang dalawa kong kapatid na lalaki ay inutusan ni Mama para pumunta sa baryo upang umutang ng gaas, posporo, asin at betchin. Naiwan mag-isa sa bahay si Mama. Wala namang kaso iyon dahil malapit lang naman ang sapa na pupuntahan namin. Saka, papauwi na rin naman si Papa ng mga oras na iyon. Nagsimula na nga kaming maglakad papuntang sapa. Ang daan, Sir Carl, papuntang sapa at sa taniman namin ay iisa. Kaya kung sakaling pauwi na si Papa, ay siguradong masasalubong namin dahil wala namang ibang daan. Hindi pa kami gaanong nakakalayo ay narinig namin may kausap si Mama. Nagtaka kami ni Ate dahil imposibleng si Papa iyon dahil wala pa siya sa bahay nung umalis kami. Tapos, hindi naman namin nasalubong. Ang dalawa naman namin kuya ay kakaalis pang papuntang bayan kasama si Bunso. Sabi ni Ate sa akin na bumalik daw kami ng bahay dahil kinakabahan siya. At para malaman na rin namin kung may bisita ba kaming dumating, pumayag naman ako kaya dahan-dahan na kaming naglakad papabalik. Tanaw na namin noon ang bahay ay naririnig pa rin namin si Mama na may kausap. Kaya noong naroon na kami ay tinanong ni Ate si Mama, "Ma, sino po ang kausap ninyo?" Sumagot naman si Mama, "Ang papa nyo." Muli namang sumagot si Ate, "Paano si Papa, Ma? Eh hindi naman namin siya nasalubong." Bago pa makasagot si Mama, ay may narinig kaming naglalakad papalapit sa amin.
Kaya napalingon kami. Nakita naming si Papa iyon at mukhang kakarating pa lang dahil may bitbit pang maraming gulay na nakalagay sa bayong. Nagtataka pa siya habang palipat-lipat sa amin ang mata. Iniabot nun sa akin ng dalang bayong na pinaglagyan niya ng mga gulay. Umakyat na rin ako sa taas. Kararating mo lang? Hindi mapigilang tanong ni Mama kay Papa. Nagsalubong ang kilay ni Papa sa tanong na iyon ni Mama. Nagtataka siyang tumango habang ang mga mata ay nakapirmi kay Mama. Nakita kong napalunok si Mama at nagmamadaling umakyat sa taas. Sino yung kausap ko dito kanina? Bakit kasi? Ngayon nga lang ako dumating. Usisa ni Papa. Sumunod na rin siya kay Mama sa taas. Nagkatinginan kami ni ate ko. Nababasa ko sa mata nito ang takot. Sinalaysay ni Mama ang nangyari. Hindi nakaimik si Papa. Hindi na rin kami tumuloy sa pamimingwit dahil sa takot. Kinilabutan si Mama. Ayon sa kanya, kaya pala hindi nagsasalita ang kamukha ni Papa dahil hindi naman pala talaga siya iyon. Nagpapanggap lang bilang si Papa. Naisip ko ng mga panahong iyon, baka kami lahat sa bahay ay may kanya-kanyang kakambal. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating din ang dalawa kong kapatid. Anong nangyayari dito? Bungad sa amin ng dalawa kong kapatid nang makitang tahimik kami. Hindi kumibo si Papa. Tila may malalim itong iniisip. Habang si Mama naman ay hinihiwa nito ang mga gulay. Hindi talaga titigil ang mga iyan hanggat hindi tayo umaalis dito. Napatingin kami kay Papa nang magsalita siya. Bumuntong hininga pa siya na animoy nadaganan siya ng apat na tao. Kailangan na yata nating lumipat ng tirahan. Dagdag pa niya. Sabay kaming napatingin kay Papa. Baka sa mukha nito ang sinseridad. Napapaisip si Mama. Ayaw na ayaw nito na palipat-lipat kami ng tirahan. Dahil sayang ang nasimulan naming mga pananim. Iyong palay na itinanim namin ay isang buwan na lang pwede nang anihin. Kahit kami man ay hindi gusto ang ganoong sitwasyon. Patigil-tigil kami sa pag-aaral dahil lang sa mga elementong nagpapakita sa amin. Ayaw talaga nila kaming titigilan. Hanggang kailan tayo ganito? Lagi na lang ba tayong iiwas, mapatao man o elemento? Bakas sa mukha ni Mama ang lungkot. Nilapitan siya ni Papa at marahang kinausap. Kami man ay nanghihinayang din sa mga pananim namin. Tama si Mama. Sayang kung iiwan lang namin basta-basta. Maraming pananim ang masasayang kung aalis na lang kami agad-agad. Kinaumagahan, maagang umalis si Papa papuntang baryo. Kakausapin niya umano ang manggagamot. Ayon sa kanya, kailangan nang puksain ang mga masasamang elemento na laging nagpapakita sa amin. Dahil lagi kaming nagkakasakit kung makakalikha lang ng kaunting ingay. Naghintay kami ng tanghali, ngunit hindi pa sila dumating. Ang sabi ni Papa, isasama niya raw iyong manggagamot sa bahay namin para malaman namin kung bakit kami ginagambala ng mga elemento na iyon. Nauna na kaming kumain ng pananghalian. Nang matapos ay naglaba kami ni ate ko. Ang dalawa kong kapatid naman na lalaki ay inutusan ni Mama na sunduin sina Papa sa baryo. Makalipas ang isang oras ay natapos din namin ang paglalaba. Ngunit sumapit ang hapon na walang isa sa kanila ang dumating. Kaya nagpasya na lang si Mama na mamitas ng bunga ng mga talong, kalabasa at malunggay. Malapit lang ang kuhaan ng mga gulay sa bahay namin. Ilang metro lang ang layo, kaya makikita lang namin si Mama. Naiwan kami ng ate ko. Sinalang niya ang takore at ako naman ay umigib ng tubig. Ilang sandali lang ay dinig namin na may tinatawag si Mama.
at ang pangalan ng bunso naming kapatid ang tinawag niya. Alas 5 iyon ng hapon. Nagkatinginan kami ng ate ko. Bigla ay ginapangan na naman ako ng takot. Anong nangyari sa tinitirhan namin? Bakit may mga elemento kaming nakikita? Ilang sandali lang ay umuwi na si Mama. Hinahanap niya agad sa amin ang bunso naming kapatid. Nasaan na yung kapatid ninyo? Hindi pa ba umuuwi rito? Aniyan ang tuluyang makapasok sa loob. Umiling si ate. Ilang sandali pa ay sabay na dumating sina Papa at ang dalawa kong kapatid. Namutla si Mama nang makita ang suot na damit ng bunso namin. Ayon kay Mama, iyon din daw ang nakita niya kanina habang nangunguha siya ng gulay. Kulay dilaw na t-shirt at cotton short. Panay daw ang tawag ni Mama sa inaakalang kapatid namin. Pabalik-balik daw ito, di umano, sa nilalakaran habang matamang nakatitig lang kay Mama. Habang isinasalaysay iyon ni Mama ay hindi namin mapigilang kilabutan. Ang kasamang manggagamot ni Papa ay tahimik lamang nakikinig kay Mama. Hanggang sa nagulat na lamang kami sa sinabi nito. Kailangan ninyong kumatay ng isang baboy at 7 manok upang tigilan nila kayo. Sabi ng manggagamot sa amin. Natigilan si Papa. Marahas siyang bumuntong hininga. Walang-wala kami tapos magkakatay kami ng baboy at 7 manok? Hindi mapigilang bulalas ni Papa. Tumango ang manggagamot. Kinabukasan ay kaagad naghanap si Papa ng baboy. Dahil may mga alaga naman kaming manok ay hindi na kailangang maghanap. Matapos maihanda ang lahat ng mga kailangan ay isinagawa na ng manggagamot ang ritual na pag-aalay at pakikiusap. Nagpasalamat kami sa manggagamot matapos niyang magawa ang pag-aalay. Hindi na raw kami gagambalain doon sa mismo naming bahay. Pero sa ibang parte ng kagubatan ay maaari pa rin kaming paglaruan ng mga elemento. Kaya lahat kami ay ginawan ng pangontra na ginawang kwintas. Dahil doon ay hindi na naulit pa iyong mga ganoong panggagambala at panggagaya sa amin. Noong nagsilakihan na kami at nakapagtrabaho na rin sa bayan, ay pinilit na namin sila Mama at Papa na sa bayan ng manirahan. Kaya na rin naman namin silang suportahan sa mga pangangailangan at nagtulong-tulong na lang kaming magkakapatid sa gastos. Kasi kahit naman may pangontra pa kami at nakapag-alay na, ay hindi malayong meron pa rin talagang ibang elemento ang maglaro sa amin. Lalo na at kami lang talaga ang naninirahan sa bahaging iyon ng bundok. Hanggang dito na lang, Sir Carl, ang kwentong aking maibabahagi. Maraming salamat po. Gumagalang, Angela. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.